Nagkatensyon sa munisipyo ng Tigaon sa Camarines Sur matapos itong pagbabatuhin ng mga supporter ni Aga Mulak na naiinip na sa canvassing. Sa latest report, panalo na ang kalaban ni Mulak na si Wimpy Fuentabella batay sa final tally ng Board of Canvassers. Live mula sa Camsur, magbabandila si Ryan Chua. Ryan, ano nang latest dyan? Karen, may panalo na nga sa laban ng Aga Mulak at Wimpy Fuentabella sa ika-apat na distrito ng Camarines Sur. Sa final tally ng Provincial Board of Canvassers, nakakuha si Fuentabella ng 82,834 votes laban sa 80,629 votes ni Aga Mulak. Pero bago nga yan, Karen, nagkagulo ang mga taga-suporta ni Mulak sa may munisipyo ng Tigaon, galit at nagdududa sila sa bagal ng paglabas ng resulta ng halalan. Kasi alam nyo, pangatlong araw na ngayon ng canvassing at ngayon lang lumabas ang resulta para sa ika-apat na distrito. Bali, sarado ngayon ang munisipyo at puno ng kalat sa loob matapos ang gulo. Basag ang mga bintana at glass door ng gusali. Napakagulo sa loob ng lobby at nagkalat pa ang ilang bato sa paligid. Maraming pulis at militar na nagbabantay sa labas habang patuloy ang demonstrasyon ng supporters ni Mulak. Sinimula nilang barikadahan ang munisipyo kahapon sa takot na madaya si Mulak. Kaya kahit si Mayor Arnie Fuentabella na kapatid ng kandidatong si Wimpy ay hindi nila pinayagang lumabas. Pero kanina, nung makapuslit palabas si Mayor Fuentabella, ay saka sila nagalit. Para naman sa kampo ng mga Fuentabella, harassment ang nangyari. So Karen, pag-aaralan pa ng kampo ni Mulak ang mga susunod nilang hakbang matapos nga ideklara nga panalo ng Provincial Board of Canvassers si Wimpy Fuentabella. Samantala, katatapos ng iproklama ng PBOC si Mix Villafuerte bilang bagong gobernador ng Camarines Sur, nakakuha siya ng botong 263,792 laban sa lolo niyang si Luis Villafuerte Sr. na merong 200,086. Sa edad na 24, itinuturing siyang pinakabatang gobernador sa kasaysayan ng bansa. Karen. Ryan, may schedule na ba kung kailan ang proclamation ni Wimpy Fuentabella? Ang dinig natin sa ilang mga tauhan at taga-suporta niya dito, Karen, posible ngayong gabi din ang maging proklamasyon sa kanya. Sa nangyayari ngayon dyan, sinabi ba ng kampo ni Aga Mulak na sila'y maghahain ng protesta? Ibig sabihin, walang planong mag-concede? Hindi pa malinaw, Karen, pero kanina sa proceedings ng Provincial Board of Canvassers ay naghain na ng ilang objection ng kampo niya dahil yung dalawa sa mga bayan na sinali sa binangan ng Provincial Board of Canvassers ay nag-transmit ng resulta ng hindi pa kompleto. Kung baga may ilang presinto na hindi pa kasali dun sa ipinadalang resulta dahil nasira daw yung CF cards ng mga PICOS machine sa mga presintong yon. Pero ang punto ng COMELE, kahit pa daw pagsamahin yung dami ng boto sa dalawang presintong yon, ay hindi pa rin makakaapekto sa resulta ng botohan sa pagitan ni Fuentabella at Mulak. Alright, maraming salamat, Ryan Chua.